Okay, harvest tayo ng duck niya para ipakain dun sa mga kinukondisyon nating breeder tsaka sa ginugroom ko na kasali sa grow out challenge. Yan ang unlimited live foods natin. Papakita ko sa inyo kung gaano sila kadami. Hello guys, welcome back sa Feds TV. Today, ang ibabahagi ko sa inyo is kung bakit hindi ako nauubusan ng live foods. Nagkukultured kasi ako ng Magna Daphnia. Magna Daphnia ang napili ko kasi madali lang siyang i-culture kumpara sa ibang live foods kagaya ng Tubipex at saka Moina Daphnia. Madalas nagka-crash yung dalawa na yun. Medyo mahirap talaga. So ang way lang para magkaroon ka ng ganun is bumili or manguha kung saan ka pwedeng kumuha. Ayan, hindi kagaya ng Magna Daphnia na napakadali lang i-culture. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano lang kasimple i-culture ang Magna Daphnia, kung gaano lang sila kadaling paramihin at kung ano ang ipapakain natin sa kanila. At kung ano yung mga pwede nating paglagyan para makapag-culture tayo ng Magna Daphnia. Tara, samahan niyo ako. Ayan yung mga pan ko. Pero hindi lahat yan Magna Daphnia ang laman. Ayan yung pan natin ng Magna Daphnia. Ay, sana nakikita nyo. Nagre-reflect kasi yung araw eh. Ayan. Medyo marami na ulit sila. Daily naman akong humaharvest dito. Pero ano lang, tansyahan lang din. Nagtitira pa rin ako para sa panibagong mga breeders na magpapadami. Dito rin ako kumukuha ng ipinapakain ko sa mga breeder ko pang kondisyon. Tsaka sa mga juveniles. Ayan. Magna Daphnia ang pinapakain ko kapag wala akong Tubipex. Medyo lumilinaw na yung tubig, siguro nauubusan na sila ng pagkain. So, ang kailangan natin gawin ngayon is pakakainin natin sila. Malalaman natin na wala nang pagkain yung mga Magna Daphnia natin kapag yung tubig is malinaw na. Kasi after natin maglagay nito, magka-cloudy yung tubig syempre. Yun yung kinakain nila. So kapag clear na ulit yung tubig, ibig sabihin ubos na yung pagkain. Kagaya ngayon, medyo lumilinaw na ulit. Kahapon lang ako nagpakain. Pero napaubos na. Kailangan na magpakain ulit. Ayan, nag-cloudy ang tubig. Pero bukas, ang mangyayari is magiging clear ulit ito dahil mauubos na yan ng mga Magna Daphnia natin. Ayan, ganyan siya ka-cloudy ngayon. Bukas ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-clear. Ayan, check natin yung Magna Daphnia natin kung cloudy pa rin yung tubig dahil nagpakain tayo kahapon. Ayan, sa nakikita ko, clear na ulit ito. Kailangan na ulit ng pakain. Hindi na siya cloudy. Ganun lang nila kabilis na ubos yun. Sa tab naman, ganito lang ako kasimple mag-setup. Batsya lang, stock na tubig. Tsaka naglagay lang ako ng konting lupa at saka poop ng mga isda. Yung halaman kahit wala yan pwede. Tapos maglalagay lang tayo ng starter. Mas mabilis makukondisyon yung tubig natin kung maglalagay tayo ng talisay. Mag-crystal clear siya kapag naubos na nila yung tannins ng talisay. Ako, ang regular na pinapakain ko sa mga Magna Daphnia ko is pinagbanlawan ng bigas. So, sa tuwing magsasaing ang misis ko tsaka yung nanay ko, nilalagay nila sa timba. At yun ang pinapakain ko sa mga Magna Daphnia natin. Yan, ganyan lang kasimple, walang kahirap-hirap.
may ano na tayo, culture na ng live foods. Ito pa yung isa. Ayan. Kahit ganyan lang kaliit pwede, pero mas malaki, mas mainam. Kuha lang muna tayo ng pang starter ulit. Ayan, ganyan lang po kasimple. Wala namang special sa tubig na yan. Stock lang. Tsaka konting dumi. Dumi ng isda. Dati naglalagay ako ng talisay. Eh, kaso stock naman na to. Kaya hindi na ako naglagay. Actually, kinakain din nila yun eh. Yung tannins ng ano, talisay. Ito nga pala yung dalawang pond na niready ko para paglagyan ulit ng magna dap niya. Ayan. Kasi dito ako maglalagay ng ano, goldfish fry. 2 to 3 weeks old. Ayan, dito sa dalawang magkatabi na to. Ini-stack ko na yung tubig niya ng 3 days para medyo makondisyon. So ngayon, lalagyan natin yan ng dap niya. Kukuha tayo ng starter para dun sa kabilang pond. Ayan guys. Sa isang sulok pa lang yan. Ngayon, ililipat natin to sa kabila. Tapos yung iba dito naman. So ayun, nakita nyo na kung gaano lang kasimple mag-culture ng magna dap niya. Kung ako sa inyo, simulan nyo na ngayon. Kung may makukuhanan kayo sa area nyo, may mabibili or mahihingan, start nyo na yung culture nyo. Napakadali lang, napakasimple. Para hindi tayo nauubusan ng live food. So ayun, maraming salamat sa lahat ng nanonood, sa lahat ng manunood pa, at sa lahat ng mga nakasuporta at susuporta pa. Nga pala, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. See you on the next video.